totoo ba yung itinuturo ni or itinuro ni Ginoong Eli Soriano na si Martin Luther ay isang kardinal? Programang Pathag sa mga masugid na taga-subaybay po ng programang Pathag, naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumasa inyo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. At sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang isa sa hinahangaan ng mga seminarians dito sa Archdiocese of Capiz, si Seminarian Edwin Cernal. Brother Edwin, good evening. Welcome sa Pathag. Magandang gabi, Brother Dwayne. At magandang gabi din sa mga nakikinig sa programang Pathag. Nais ko lang batiin ngayong gabi ang aking family dyan sa Mejorada Subdivision, ang family Cernal. And I would like also to greet Lopez and Alisasis family, ang mga kaibigan ko from Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, and also our brothers and sisters from the flock of the Divine Mercy, and also for the priest sa Archdiocese of Capiz. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. At magandang gabi din sa ating minamahal na Archbishop Victor Bindico, na talaga namang napaka very supportive sa ministry ng apologetics. And of course, bago po tayo mag-start, pwede mo bang bigyan kami ng background? Kunting background about you. Currently, brothers and sisters, I'm studying at the University of Santo Tomas sa Manila. I'm pursuing my theological studies. Incoming second year na po. And si Brother Dwayne, naging professor ko before nung senior high school ako at St. Pius X Seminary. Tinuruan niya kami ng subject sa apologetics. And personally, marami akong mga natutunan sa kanya na nagamit ko hanggang ngayon sa aking pag-aaral ng theology. Ayan. So, very humble po itong magiging pare ito someday na isa sa pinakamagaling at very humble na pare. Okay? I hope na huwag ka magbago, ah. Okay, so sa pagkakataong pong ito, meron po tayong sasagutin. Meron po may nagpadala ng tanong sa atin, at ito po ay tanong galing kay Sister Thelma or Mrs. Thelma Rosales po, isa ding Katoliko. Ito po ang katanungan niya. Ano po ang opinion niyo sa mga taong nagsasabing walang mali sa mga tinuturo ni Eli Soriano? So, ang tanong ni Sister Thelma ay, totoo ba daw na walang mali sa mga itinuturo ni Brother Eli Soriano? Kasi naman, si Brother Eli, maraming humahanga sa kanya, para sa kanila siya ay pantas. Ibig sabihin, lahat ng kanyang sinasabi, memorize siya kasi yung mga talata sa Biblia. Kapag may nagtanong, may ipinapakita siyang talata. At maraming humahanga, ano? But later on, sa mga hindi po pamilyar sa style na yan, yan po ay tinatawag na proof texting. Yung meron ka mga pinapakitang talata. Kasi dito ngayon sa Pilipinas, pag may proof text yung tao, parang akala nila, yun na ang tama. But sabi ko nga palagi, no? Madalas ko itong sinasabi, ang proof texting hindi masama. Pero ang problema sa proof texting, pag out of context ang iyong ginagawa, halimbawa hindi mo naiintindihan yung tinatawag na literary at saka historical context, yun po ay makaka-mislead ka pa rin ng tao. Pag sinabi nating literary context, ito ay tumutukoy sa formal features ng biblical text. Yung, of course, tinitingnan mo yung buong detalye na nakasulat doon sa Biblia, yung mga previous at saka yung after, ibig sabihin yung mga naunang mga pahayag doon at saka yung mga masunod na mga
sinasabi doon, hindi yung pipiliin mo lang yung ano, yung kung ano yung gusto mo, kasi yun ang ginagawa madalas ng iba, yung pinipili lang nila yung mga text na mababasa nila na mag-support sa kanilang doktrina, so tinatawag yung proof texting. And then, yung historical context, yun ay tumutukoy sa cultural, political, and yan po, ibig sabihin doon sa original text na may akda, ibig sabihin, titingnan natin kung ano talaga ang naging background, anong kultura ng mga tao nung unang panahon, anong ginagawa nila. Hindi pwedeng bigyan mo ng sarili mong view bilang Pinoy, kahit pa yung Biblia natin ay naisalin na sa mga lingwahe na mauunawaan natin, katulad ng Tagalog, English, o ano pang lingwahe, no, sa Cebuano o Bisaya. Hindi pwedeng bigyan mo ng sarili mong view or pakahulugan, kasi iba ang writer o mga nagsulat ng mga aklat na sa Biblia. Kaya kailangan nating titingnan yung historical at saka yung literary context. Hindi sapat yung proof texting. Ngayon, kulang na kulang ang time natin. Magbibigay tayo ng ilang mga patunay. Magpapakita tayo ng mga videos para sagutin yung tanong ni Sister Thelma, na tanong niya kung totoo bang walang mali sa mga itinuturo ni Brother Eli Soriano, at makakasama po natin sa pagsagot ng tanong na yan si Seminarian Edwin Cernal. Now, una sa ipapakita natin ay yung turo ni Brother Eli Soriano na merong bagay na hindi alam ang Diyos. Ito po, panoorin po ninyo ang video. Ang pinakaunang video po na ipapakita po namin. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka, kung hindi. Eh sabi nung iba, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka, kung hindi. Katunayan nga, sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalitan, hindi pumasok sa isip. Ayan. So, maliwanag, sinabi mismo ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng kanilang video na merong bagay na hindi alam ang Diyos. Ano po ang masasabi ninyo doon na Seminarian na Cernal? Actually, nung narinig ko yung sabi ni Brother Eli na ang Diyos, hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay, medyo napag-isip-isip ko na it contradicts sa attribute ni God about omniscience and omnipotence. Uh-huh. No? Pag sinabi nating omniscience, alam, God has the power to know everything. Mm-hmm. Huh? And also, ang pagiging omnipotent niya, ang unlimited power, which who can do anything which is logically possible. Mm-hmm. So naalala ko lang yung sabi sa ng professor namin na God knows really everything, even those mga possibilities ng actions natin. Mm-hmm. No? Ang Catholic Church teaches that God is omnipotent, meaning He has the power, unlimited power, and can do anything logically. So sa Bible, may mga evidence na nagpapatunay about the power of God to know everything. No? For example, sa Isaiah 46:10, sinabi dun, I declare the end from the beginning and from ancient times, mm-hmm. things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. This verse clearly indicates God's foreknowledge of future events. So ibig sabihin, alam niya na kung ano talaga mangyayari sa future. Okay. Tapos, secondly, in the gospel, Jesus demonstrates his own omniscience, often knowing the thoughts and intentions of others. For example, in John 2:25, Jesus says, He did not need anyone to testify about man, for He Himself knew what was in man. No? Mm. Kumbaga, may idea na talaga siya about man. And also, pumasok lang sa isip ko, yung three times na tinanong ni Jesus si Peter, mm-hmm. no? About, do you love me? Oh, yun sa John 21:17. Oh, do you love me? Tapos, sa ika-third time doon, sinabi ni Peter, my Lord, you know everything. Ayan. You know that I love you. Ayan. So doon pa lang makikita natin. At hindi siya sinaway ng Panginoong Hesus, ha? Yes.
nasabihin niya na sabihin ng sabihan siya ng Panginoon Jesus na ay nagkamali ka Peter, hindi ko alam, may meron akong hindi alam. Sa makikita natin there are many instances really in the gospel na makikita natin the omnipotence and the omniscience of God. Mm-hmm. So although there are marami pang mga attributes si God, no, pero sa ganitong mga bagay makikita natin yung pagiging yung power of God to know everything, no. Mm-hmm. And also this the implications of this. Pag sinabi natin hindi alam ng Diyos ang lahat, una-una, lack of control, no? If God does not know the future, kung hindi alam niya yung future, he cannot really control it, undermining his omnipotence, no? Ayan. Kumbaga, wala, hindi niya makokontrol yung future kung wala siyang kung hindi niya alam yung lahat. Mm-hmm. No? Secondly, the inconsistent justice, no? If God does not know all the circumstances surrounding human actions, pag hindi niya alam yung mga consequences na ginagawa natin, it becomes difficult to reconcile his justice with the consequences of those actions. No? Magiging injustice si Lord, magiging injustice si God, kung hindi niya alam yung mga bagay na ginagawa natin. No? Kaya diba, pag if we commit sin, may mga ano yan, may mga appropriate consequences. No? Hmm. So magiging injustice siya if hindi niya alam yung mga nangyayari sa atin at hindi niya alam ang lahat. And the third one, unreliable guidance. If God's knowledge is incomplete, his guidance and pronouncements cannot be considered infallible or hindi siya nagkakamali, contradicting the foundation of faith, no? In other words, alam talaga lahat ng Diyos ang kanyang ginagawa, because first and foremost he is the creator and he knows everything about his creations. Meron siyang ginamit na talata yung Jeremiah 7:31, no? Yeah. Kasi itong si Soriano, pag nag-quote kasi ito ng mga talata, pinaniniwalaan kaagad nung kanyang mga miyembro. Buti na lang si Sister Daisy Alcala, no? Hi Sister Daisy Alcala, kung nanonood ka man, mabuti si Sister Daisy nag-research talaga at nung una masyado siyang panatiko kay Brother Eli at sa awa ng Diyos, nag-research siya, doon niya na realize na hindi ko magumagamit ng talata, ibig sabihin totoo na. So, tiningnan niya, analyze niya ng mabuti. So, sa awa ng Diyos, na-realize niya na mali-mali ang pagkaunawa ni Le Soriano doon sa paggamit ng mga talata. Isa nga itong sa Jeremiah 7:31, itong ginagamit niya na prop text to prove na mayroong mga bagay na hindi alam ang Diyos. Ano masasabi natin doon? Yun, no? Yung sinabi ni Brother Eli Soriano about Jeremiah 7:31 is out of context. Yes, no, out of context. So, ang meaning nun, the latter part of the sentence means the command to command such a thing. It did not come into my mind. Yan yung nakasulat nun eh. O tapos? A parallel might be one who is charged with a crime. I don't like New York. I did not set out to go there. Nor did it even come into my mind to go there. Kasi hindi ibig sabihin di alam. Hindi alam. Ayan. Yeah. So dapat kailangan lang talaga maunawaan natin, hindi lang yung prop text, dapat tingnan din natin yung context. Ay analyze natin maigi yung text, no? Yeah. Ngayon, ito naman, isa sa mga patunay na hindi po totoo na hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito po, mababasa natin sa unang Juan, kapitulo 3, at ang talata po ay 20. Sabi dito, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ayan po, napakaliwanag. So, sinasabi ng Biblia, nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Ayan po, ha? Okay, puntahan naman natin yung isa pang patutuo na nagkakamali talaga si Eli Soriano sa kanyang mga sinasabi. Oh, ito po ha, pangalawang video ipapakita namin sa inyo, papanood po namin sa inyo. Nagkakataon lang, nag-aral po ako ng kasaysayan ng reliyon. Ang Katoliko po ang kauna-unahan sa mga reliyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila.
isa ang Katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Budismo. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo. Na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa Katoliko meron po ang tawag doon, Holy Inquisition. O, banal na pagpapatay. They call it Santa Inquisition. The Holy Inquisition. The doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Yan po ang sabi ni Ginoong L.S. Soriano. Meron tayong dalawang bagay na dapat i-expose dito. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Banal na pagpapatay. Medyo anong reaction mo dun? Parang matawa ka o nalungkot ka? Medyo nalungkot, brother. Na medyo matatawa. Matatawa. Okay. Ang tanong po, so ang ayan po, napanood po ninyo sa video, yung Holy Inquisition daw, ayon sa kanya, isinali niya ito bilang banal na pagpapapatay. Ngayon, dapat malaman natin, ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na Inquisition? Ito po, tingnan po natin sa diksyonaryo. Sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen ko anong ibig sabihin ng salitang Inquisition. The act of inquiring or examining. Ayan. So, pagpapapatay ba yan? Hindi po. So, it's only the act of, you know, questioning something. Okay. So, dyan pa lang, maling-mali na yung naituro ni Ginoong L.S. Soriano doon sa mga nakikinig at nagtatanong sa kanya. So, hindi po banal na pagpapapatay ang ibig sabihin ng Inquisition. At sunod po, meron bang doktrina or aral ang simbahan na ipapatay yung mga heretics? Sa tingin ko, hindi lang si L.S. Soriano may problema sa kanyang kaalaman sa Biblia or sa Scripture. Maging sa kasaysayan or history, meron din siyang palpak or kapalpakan. Iba kasi seminarian sernal yung binatawag na history at saka yung his story. Yeah. Yan. Story niya. Yung sinabi ni Ginoong L.S. Soriano, hindi yun history, kundi his story. Ayan. So, bago natin puntahan or basahin yung aklat na isinulat ng isang dalubhasa sa kasaysayan or history, ano masasabi mo doon sa sinabi niya? Yung pronouncement ni Brother Eli about the Holy Inquisition often portrays that it is a period of unbridled persecution and cruelty by the Catholic Church. So, to refute these claims from a Catholic viewpoint, kailangan nating maintindihan muna yung historical background ng sinasabi na Holy Inquisition. So, from the definition itself, nakikita natin na hindi siya masama. Ang sa first definition pa lang, it is the act of examining. Hindi pagpapapatay. Hindi pagpapapatay. No? Mm. Pero, kailangan natin malaman kung ano itong tinatawag na Holy Inquisition. So, una, the Holy Inquisition was a series of institutions established by the Catholic Church primarily in the 13th century to combat heresy and maintain doctrinal purity. So, walang masama doon. So, walang masama doon. So, nakita natin okay na yung first, the primary goal or the primary purpose of this is to combat heresy and to maintain doctrinal purity. While often depicted as a period of widespread torture and persecution, the reality is more nuanced, no? Na may, kumbaga, may mga bias tayo. Okay, first, the limited scope. The Inquisition was not a universal institution, operating primarily in Spain, Portugal, and Italy. No? Sa tatlong lugar lang niyon. It wasn't a tool of the Church to suppress dissent or enforce political agendas, as some critics claim. Oh, okay. Ngayon, liwanagin natin yan. Ito po ha, kung meron kayong aklat nito, ito po ay isinulat ng isang dalubhasa sa history or hindi history kundi history or kasaysayan si
Professor Dr. Diane Boczar, no? Sa kanyang aklat na 7 Lies About Catholic History. At dito po sa pahina or pages 88 to 89, ganito po ang atin mababasa. At dito po natin malalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng iba na yung Catholic Church ang umuutos ng pagpapapatay doon sa mga heretics. At dito natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ito po sa pages 88 to 89 po. One of the most famous inquisitors, Jacques Fournier, the future Pope Benedict the 12th, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never use torture. Ayan, maliwanag ha? Never use torture. Continue. He got all the information he needed through skill and not force. Ayan. He assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage of wearing a cross to exile or imprisonment. 42 heretics he turned over to the secular authority for execution. The church itself did not execute. Ayan, maliwanag yan ha? Yes. When a crime was judged worthy of death, the criminal was turned over to the state with a request for mercy, since the crime in most such cases challenged secular authority in some way or was even considered high treason, the request for mercy was usually ignored. Ayan. So, gumamit ba ng torture yung simbahan o hindi? Hindi. Oh. Yung simbahan ba nagpapapatay? Hindi po. Oh, maliwanag na yan. So yan ang totoo, yan ang katotohanan sa history na batay mismo sa pagsusuri ng isang dalubhasa sa kasaysayan at merong doctorate. Eh, si Cyril Soriano kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na kahit yung pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek, eh, pinapakialaman niya, eh, kahit hindi niya alam, eh. So, dapat magsuri itong mga tagahanga ni Brother Eri Soriano kung talaga bang nauunawaan ng mga ng tagapagturo ninyo, no? Alam natin na namayapa na si Brother Eri Soriano, pero hanggang ngayon, yung masyadong bilib itong mga kanya, mga tagasunod sa kanya, so dapat gayahin ninyo si Sister Daisy Alcala na nagsuri siya, no? Ibig sabihin, hindi oto-oto si Sister Daisy Alcala, hindi siya, although nung hindi pa siya bumalik sa Catholic Church, naging isa siya sa mga panatiko, no? Diyan sa grupong yan. Pero sa awa ng Diyos, siya ay nag-research. Hindi siya nanatiling sunod-sunuran lang sa kung anong ituturo diyan sa inyong grupo. Kundi, nagsuri talaga siya. At sana po kawayan din ng Panginoong Diyos na kayo din ay magsuri, mga kapatid namin diyan sa grupo ni Ginoong Eri Soriano na tinuruan niya noon. Okay po. Puntahan po natin yung pangatlong video po. Alam nyo, if we are going to turn back to history, ang kaalaman natin ngayon ay kaalamang accumulated sa 500 taong pagkakatuklas ng Protestante sa Biblia. Mula po nang magrebelde ang isang kardinal katoliko sa Papa sa Roma. Ito'y isang alima na kardinal na ang pangalan ay si Martin Lutero. Ayan. Ano ang nakatawag pansin sa iyo doon sa kanyang sinabi sa kanyang mga tinuturuan? Yung pagsabi niya, brother, na si Martin Luther ay isang cardinal. Ayan. Yun by history or kanyang history? History. Mapo-fall talaga siya sa kanyang history. Not in the history. Ayan. So ngayon ang tanong, totoo ba yung itinuro ni Ginoong Eri Soriano na si Martin Luther ay isang cardinal? Ano po masasabi ninyo doon, Seminarian Edwin Sernal? So, I think kailangan muna nating malaman kung ano talaga at kung sino talaga yung tinatawag na cardinal. Mm-hmm. No? Through that, malalaman natin kung tama ba yung claim ni Brother Eri Soriano. So una, yung mga cardinal are elevated to the position through a formal ceremony signifying their special role within the church. Secondly, they are not simply priests with higher authority.
they hold a specific role within church structure. And number three, the number of cardinals is limited and they are chosen based on their experience, knowledge, and dedication to the church. Ngayon, puntahan naman natin yung buhay ni Martin Luther. Si Martin Luther ay isang German theologian who initiated the Protestant Reformation in the 16th century. He was a monk and a professor of theology who challenged certain doctrines of the Catholic Church, leading to a schism within Christianity. May 3 points po dito na nagpapatunay that Martin Luther is a monk and not a cardinal. No? Okay. Martin Luther is a monk and not a cardinal. He never held any position within the Catholic Church hierarchy. Mm-hmm. Secondly, he was a reformer and not conformist. No? Okay. His actions were in direct opposition to the Catholic Church teachings and authority. He was excommunicated from the church for his beliefs. No? Na sinabi natin kanina na he was a Protestant, that he initiated the Protestant Reformation. And number three, connected doon, the founder, that he was the founder of Protestantism, his teachings led to the formation of Protestantism, a distinct branch of Christianity that diverges from Catholicism in its doctrines and practice. Ayan. So, ibig sabihin, no, salamat sa yung ibinahagi na impormasyon. Isang malaking pagkakamali yung sinabi ni Brother Eli nung sabihin niya na si Martin Luther ay isang cardinal. Ayan po, ha? So, dyan pa lang, yan ay nagpapakita na yung mga tinuruan ni Brother Eli dyan ay mag-research talaga. Huwag na tayo basta kasi ngayon maraming sabihin natin, no, hindi lahat ng ng taong gumagamit ng Biblia ay alam nila ang kanilang pinagsasabi. So, kailangan talaga mag-research tayo, magsuri tayo. Kaya nga sabi doon sa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa lahat ng nagsasabi ng sa kanila ang Espiritu, kundi subukin ninyo yung word na dokimazo, ginagamit doon, na ang ibig sabihin ay to test, probe, or scrutinize. Ibig sabihin talaga, i-examine talaga natin yung mga sinasabi ng kung sino mang mangangaral dyan, kung yan ba ay totoo, or yan ba ay kasinungalingan. So, dito pa lang, malalaman natin, no? Hindi niya na alam ang kanyang pinagsasabi. So, again, si Martin Luther po ay hindi cardinal kagaya ng sinabi ni Brother Eli o itinuro niya sa kanyang mga tagasunod. Ito po, pang-apat na video, panoorin po natin. Brother Eli, maukini ang akong pangutana. Maniwala po ba kayo ng Pasko at bagong taon? At kung maniwala at kung hindi, bakit? Si Kristo raw pinanganak 25 ng Disyembre. Alam mo kung ba't niya ako naniniwala? Ganito yun. Ah, si Kristo nung ipanganak, hindi December. Alam mo kung bakit? Tinan mo, pag December sa pinanganakan kay Kristo sa Bethlehem, alam mo ang itsura doon pag December? Pakita nga natin, Brad Mel, kung ano itsura ng Bethlehem pag December. Ito po, sa screen po namin dito, kapatid na Eli, po, puro yelo po ito, kapatid na Eli, oh. December, nakalatag ang yelo sa Bethlehem. Winter kasi yan, eh. Winter, ang ibig sabihin, panahon ng taglamig, puro yelo. Ngayon, bakit hindi ako naniniwala na si Kristo pinanganak ng December na puro yelo sa Bethlehem kung saan siya pinanganak? Kasi nung ipanganak siya, ang sabi ng Biblia ganito, sa 2:7 ng Lucas. O nag-anak siya sa iyang kamagulangan nga anak nga lalaki. O giputos niya sa mga bakbak. O gipahigda niya sa usa ka pasungan. Tungod kay wala na'y dapit alang kanila sa balay nga abutanan. O may mga magbalantay sa mga karniro sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan og nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Og ania karon usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila. Og ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot nila og nangalisang sila sa dakong kahadlok. Og ang manulunda nag-ingon kanila, dili kamo mahadlok, kay ania karon ginadala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan.
kay nataw karon alang kaninyo sa lungsod ni David ang manuluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Kailan natawo o napanganak ang Kristo sa lungsod ni David sa Bethlehem? Nung isang gabi na yung mga pastor ng mga tupa ug may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabyoon. Sa gabi na yon, may mga pastor na nagbabantay ng tupa nandun sa bukid. Doon ibinalita nung anghel na ipinanganak na si Kristo. So nung ipanganak si Kristo, yung mga tupa nandun sa ano, yung mga karnero nandun sa bukid, binabantayan ng mga pastor. Eh pwede bang mangyari ng December 25 yan? Hindi pwedeng mangyari ng December yan dahil pag December, punong-puno ng yelo ang Bethlehem sa lamig. Wala namang pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa para sila lahat sipunin doon sa lamig. Hindi naman sila makakakain doon dahil puro yelo. Hindi naman kumakain ng yelo ang karnero, no? Ang tupa. Nakabalita ka na ba, kapatid, ng tupa at saka ang kambing kumakain ng yelo? Wala daw. O, paano mangyayaring si Kristo ipinanganak ng December? Pag December, may yelo, malamig. Nung ipanganak si Kristo, yung mga pastor, yung nagbabantay ng mga tupa, nasa bukid. At dun sa bukid, pinuntahan sila ng manulunda o ng anghel, ibinalita sa kanila ng anghel na pinanganak na si Kristo nung gabi na yon. Sa Bethlehem, sa bayan ni David. So, nung ipanganak si Kristo, hindi winter. Hindi ipinanganak si Kristo ng December. Nang ipanganak si Kristo, summer. Summer, pero hindi December. Dahil pag December 25, malalim na ang yelo. Hindi nalalabas yung mga pastor para bantayan yung tupa nila sa labas. Sana naintindihan mo, kapatid. Kasi hindi pwedeng ipanganak si Kristo ng December, panahon ng taglamig yun. Nang ipanganak si Kristo, wala sa bahay sila, wala silang sa bahay nila. Nagpunta kasi sila sa Bethlehem para magpalista si Maria. Alam mo kung ba't sila magpapalista? Basahin natin yung Lucas 2:1, kapatid na Jerry. Og nahitabo ni adtong mga adlawa nga may minggula gikan kang Cesar Augusto, usa ka sugo nga buhaton ang usa ka padron sa tanang pumuloyo sa tibuok yuta. Kini mao ang unang padron nga gibuhat sa diha nga si Sirenio mao ang gobernador sa Syria. O nangadto ang tanan sa pagpasulat sa padron ang tagsa-tagsa sa iyang lungsod nga kaugalingon. Og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazaret ngadto sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan Bethlehem tungod kay siya sa panimalay og sa banay ni David aron sa pagpasulat sa iyang kaugalingon uban kang Maria nga kaslunon kaniya nga nagasabak. Og nahitabo nga samtang didto sila natuman ang mga adlaw nga siya mag-anak og nag-anak siya sa iyang kamagulangan nga anak nga lalaki. O giputos niya sa mga bakbak, o gipahigda niya sa usa ka pasungan, tungod kay wala na'y dapit alang kanila sa balay nga abutanan. Ano ibig sabihin yan, kapatid na Jerry? Ano? Anuhan lang natin sila, bigyan lang natin sila ng idea. Ganito kasi yan, kapatid, ano? Nagbigay ng utos si Cesar Augusto. Ang Cesar Augusto, yan ang pinakamataas na emperador ng Roma, ng Roman Empire. Parang ganito, nung araw, nasakop tayo ng Kastila, ano? Ang ipinapatupad sa Pilipinas, batas ng Haring Felipe II. King Philip II of Spain, nung tayo'y nasa ilalim ng pamamahala ng Kastila, kaya tayo pinangalan Pilipinas in honor of King Philip II of Spain. Kaya ang umiiral na batas sa Pilipinas noon, ang batas ng Espanya o ng Spanish Empire.
Ngayon, ano ang ibig kong sabihin doon, kapatid? Nung ang panganak si Kristo, ang nakakasakop sa Bethlehem, sa bayan ni David, sa Israel, ang nakakasakop ang Roman Empire, ang kanyang kataas-taasang puno, si Caesar. Ang pangalan niya noon, Caesar Augusto. Nagpalabas siya ng utos na lahat ng tao magpasensus. Ngayon ganito, tatanungin kita kapatid, kung ikaw ngayon si Cesar, mag-uutos ka ba ng census ng December o winter na yung mga tao pupunta maglalakbay, puro yelo sa daan, iuutos mo ba yun ng December? Siyempre hindi. Siyempre hindi dahil ginagamit mo yung isip mo, no? Diba? Ganon din si Cesar Augusto, hindi niya iuutos yung census ng winter o ng December kasi may isip siya, matalino siyang tao, pinuno siya ng Roman Empire. Uutusan mo ba yung mamamayan na maglakbay sa yelo? Magkakadulas-dulas sa yelo yun. Diba? Dahil pag December, nakalatag ang yelo. Kahit sumakay ka sa aslo, madudulas yung aslo sa yelo. O kung hindi man, magkakabaon-baon ng paanon sa yelo. So, hindi mo iuutos yung census ng December. Eh, nung ipanganak si Kristo, panahon ng census. So, hindi December nun. Nakita mo? Kaya kahit utak lang ng basurero sa daan, ha, yun lang ang gamitin mo, hindi ka naman iniwalang si Kristo, pinanganak ng December 25. Naintindihan mo ang punto ko, kapatid? Hindi totoo yan na pinanganak si Kristo December 25. Ang katunayan, inaamin nila sa kanilang libro, the actual date of the Lord's birth is unknown. Hindi man nakasulat yan eh. Kahit sa Bible, di nakasulat. Kaya hindi natin dapat ituro yan ng December 25. Eh kasi alam mo, no? Nung ipanganak si Kristo, ang gabi, matahimik na matahimik. Tapos, maliwanag na maliwanag. Kitang-kita mo yung mga bituin. Kitang-kita ng mga pantas na lalaki yung bituin na gumaguide sa kanila kung asan pinanganak si Kristo. Kaya yun eh, silent night, holy night, all is calm, all is bright. Eh ngayon, ang Pasko, ang gulo. May lasingan, may putukan. Ako, kung ngayon papanganak si Kristo, mag-iiyak yun. Magugulat yun sa mga bawang, sa mga kung ano-ano mga pinapaputok ng tao. Putukan ng putukan pagka Pasko eh. Ha? May mga nasusunog na bahay, may mga puputok ang mga kamay, sabog ang mga kamay, putulang kamay, sunog ang mga bahay. Yan ang klase ng Pasko. Hindi ganyan ang nasa Biblia. Pasensya na kayo ha. Nagtatanong kasi kayo kung naniniwala ako. Pinapakita ko lang sa iyo ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa Pasko nyo. Iba yung Pasko. Ayan. So parang ano, no? Parang makukumbinsi ka talaga doon sa kwento niya, no? Teka ha. Bago ko puntahan yung iba. Sabi niya, kahit utak basurero lang daw, hindi ka maniniwala na... Yung inuulit-ulit niya kasi merong snow every December doon sa Bethlehem. Nako, tama ka, tama nga si Brother Eli Soriano, kahit utak basurero. Pero kung utak basurero nagre-research, hindi maniniwala kay Brother Eli, eh. 'Di ba? Bakit po? Pupunta natin dito. Bago natin puntahan kung totoo ba talaga 'yung sinasabi niya na every December merong snow sa Bethlehem. Yung sinasabi niya na hindi mo mabasa sa Biblia, talaga namang dito mo palang mabubuko muna na wala talaga siyang alam. Bakit mo hahanapin yung December 25 sa Bible? Bakit Gregorian calendar bang ginagamit sa Bible? Tandaan natin, mga Hudyo ang writers ng nakasulat sa Biblia. Ang anong ginagamit nila? Jewish calendar. Magkapareho ba yun sa Gregorian calendar? Hindi. Hindi po mabasa sa Biblia, wag nyo namang sabihin sa amin na hahanapin mo yung January, February, March, April, May, June, hanggang December doon sa Biblia, aba, hindi po mabasa yun. Pero yung mga month ng
buwan ng Jewish calendar sa Biblia, aba basahin mo buong Biblia, babasa mo doon. Kaya mag-research tayo. Ngayon, anong masasabi mo doon? Na yung sinabi niya na hindi pwede na maging December kasi nga every December sa Bethlehem punong-puno ng yelo. Hindi naman natin dinideny na may snow talaga na nangyayari sa Bethlehem, no? Mm-hmm. Pero it is not a regular occurrence in December, no? So doon pa lang kasi sinabi niya na every December, pero yung katotohanan talaga na it is not not a regular occurrence in December. So Bethlehem's climate is generally mild with occasional snowfall occurring once every few years, primarily in January and February. And secondly, even in winter, temperatures in Bethlehem are typically above freezing, making it possible for shepherds to tend their flocks outdoor. Mm-hmm. No? Kahit, let's say na above freezing, yung mga shepherds nandun pa rin sa labas para mag-alaga ng kanilang mga inaalagaan. Mm-hmm. No? And biblical accounts, walang mention ng snow. The biblical accounts of the nativity found in Matthew and Luke do not mention snow. Ayan, kung gusto niyo letra for letra. Yeah. Word for word na sinasabi niya. Kasi yan ang style nila eh. Dapat mabasa talaga eh. So the shepherds in the field, both Gospels describe shepherds tending their flock at night in the fields, indicating a time of the year when such activity was possible. Mm-hmm. And the Catholic Church recognizes the historical and biblical evidence surrounding the nativity, but it also acknowledges the exact date of Christ's birth is not definitely known. No? Ang December 25 na sinasabi is a tradition. A celebration of Christmas on December 25 is a long-standing tradition established in the 4th century based on the combination of historical and theological consideration, and the Church emphasizes the mystery of the Incarnation, recognizing that the exact date of Christ's birth is less important than the significance of His coming into the world. Ayan. Okay, now, totoo ba? Tanungin natin yung taga-Bethlehem mismo, ha? Kung ano ang masasabi ng taga-Bethlehem mismo doon sa Bethlehem University. Totoo ba ang sinasabi ni Ginoong L. Soriano na every December merong yellow or snow sa Bethlehem? Ito po, papakita natin sa screen ang sinabi ng taga-Bethlehem University po. Sabi po ni Lord Resmawe, Bethlehem University Communications Officer. Sabi niya, it is not necessarily true that every December there is snow. O yan, so palpal na si Brother L. Soriano dyan, yes, o hindi? Palpal na. O, tapos, ano sabi last niya? Last year, we had snow. But the year before, we did not. Or maybe very little. Or maybe very little. Temperature drops is usually between 1 to 4 Celsius. 1 to 4 is cold, but not too cold. Anyhow, this is relative. It is warmer than being in minus. Ayan. Anong ibig niya sabihin? Na hindi siya, ano, na regular. Na na-occur every year. Contrary sa sinasabi, or pahayag ni Brother L. Soriano na every December may ano? Na may snow. May snow. Ayan. Sino mas mapaniniwalaan natin yung nagkikwento o yung taga doon mismo sa Bethlehem? Ayan. Kaya magsuri tayo, brothers and sisters. Huwag tayong basta magpapaniwala doon sa lahat ng... Kasi alam, aware ako na kahit na mayapa na itong si Mr. L. Soriano, meron pa rin mga videos na kumakalat sa YouTube na nagtuturo pa rin ito. Now, punta natin yung panglimang video. Mga aklat ng bagong tipan. Yung tinatawag na Biblia Latin, yung Latin Vulgate, na opisyal na libro ng Katoliko na pinanggalingan ng Douay Rheims version sa English, yun ang kinuha ng nakuha ng Katoliko, yung Latin Vulgate. Pero tatandaan mo, yun ang kinikilala nila, yung sinali ni Jerome. Ngayon, yung isinali ni Jerome, hindi siya nag-compile nun. Ha?
So hindi Katoliko nag-compile nun. Nagsalin lang si Jerome ng Biblia from Hebrew at saka ng Greek, sinalin niya sa Latin Vulgate, which became the official Bible of the Roman Catholic Church, yung Latin. Yun din na nagpapaliwanag sa atin, kaya nang ang Katoliko'y makarating sa Pilipinas, makarating sa Asia, ang Misa Latin. Kasi ang paniwala nila, yun ang pinakatamang Biblia, yung Latin. So wala silang pakialam dun sa ibang manuskrito. Ang pakialam... Actually, sana kung nabubuhay pa itong si Ginoong Eli Soriano, gusto ko sana siyang payuhan na bago sana siya magsalita, mag-research muna siya. Sabi niya kasi doon walang pakialam yung Catholic Church sa ibang mga manuskrito kasi para sa atin yung pinaniniwalaan natin Latin. Yung Latin. Doon sa mga ano diyan sa mga bilib na bilib kay Brother Eli Soriano, magsuri po kayo. Totoo ba na wala tayong pakialam sa ibang mga manuskrito? Ito sigurado ako hindi ito na alam ni Brother Eli Soriano. Sana yung mga nanonood, yung mga followers niya, ito baging kayo, sana malaman nyo ito. Totoo ba na walang pakialam ang Catholic Church sa ibang mga manuscripts? For the information of everyone, meron pong 75,000 manuscripts sa Vatican Library. Ito po ay papakita po namin sa inyo sa screen. Ayan po ha. The Vatican Library has 75,000 manuscripts. Ano-ano po ito? In Latin, Greek, Arabic, Hebrew, Persian, Ethiopian, and Syriac, charting back to the second century. O magpapakita po tayo ng ilang mga manuskrito, especially sa Greek, sa ancient Greek manuscripts. Ito po, papakita po natin sa screen, ang Papyrus 75 po. Ayan. Ang the Center for the Study of New Testament Manuscripts, ito po ay mga Protestant Biblical Scholars na sa pangunguna ni Dr. Daniel Wallace at isa po ako sa dating mga indexers ng grupong ito. Ayan po, makikita po ninyo sa screen yung Papyrus 75. Ang location po nito ay Vatican Library. Ito po ahat, ito ah, mga Protestant Biblical Scholars ang nasa likod nitong The Center for Study of New Testament Manuscripts. Pero honest po sila, oh, saan po ang lokasyon nitong Papyrus 75 or itong Papyrus 75 nito ay 3rd century manuscript na ginagamit sa textual criticism. Naalala nyo siguro, di ba, na merong binasa si Brother Eli Soriano na monogenes theos, hindi niya binasa yung definite article na who. Kasi doon sa John chapter 1 verse 18, although na yung Codex Sinaiticus at saka sa Codex Vaticanus ng John chapter 1 verse 18, yun ang manuskrito, mga manuskrito na kasi merong textual variants doon eh. Merong mga translations na God the only Son at merong namang mga translations na the only begotten God. Ngayon, yung Codex Sinaiticus at saka sa Codex Vaticanus, walang definite article na who doon. Kaiba dito sa Papyrus 75, merong definite article. At ito ang binasa ni Brother Eli sa kanyang programa na hindi niya binasa ang definite article na who. At hindi niya alam, itong yung binasa niyang manuscript ay nasa Vatican Library. Ayan, kung alam mo lang yan, hindi mo sana sasabihin na wala kaming pakialam sa ibang mga manuskrito. Maliban dyan, ito pa, Codex Vaticanus, papakita po natin sa screen. Ayan. O, isa pa, Greek manuscript din. O, 4th century manuscript, Codex Vaticanus. Saan ang location? Vatican Library. O, dyan pa lang, maling-mali ka na, or maling-mali na, para sa mga kapatid natin dyan sa MCGI or dating daan, maling-mali na ang nagturo sa inyo na walang pakialam ng Catholic Church sa ibang mga manuskrito. 75,000 manuscripts ang nasa Vatican Library. At kasama dyan ang mga manuskrito kagaya ng Papyrus 75 at Codex Vaticanus na ang lingwahe nito ay Greek. Ayan. At maliban pa po dyan, ipapakita po namin sa inyo nasa Biblicum po kung saan ipinapadala po yung mga scholars ng Catholic Church doon nag-aaral, no? Yung mga pari ng Catholic Church na ang kanilang expertise ay sa scripture, meron po silang subject na textual criticism. Ito po, papakita po namin sa inyo sa screen yung sa Biblicum po. Ayan po, tingnan po ninyo.
merong subjects ang mga nag-aaral ng scripture sa Roma ng Old Testament textual criticism at saka New Testament textual criticism. Ayan. O, nakikita po ninyo yan sa screen. O, kung wala kaming pakialam sa ibang manuskrito, dapat wala kaming subject na textual criticism. Siguro hindi po ito naituro sa inyo ni Ginoong L. Soriano nung nabubuhay pa siya kasi banggit siya ng banggit ng Dead Sea Scrolls, ng Codex Sinaiticus, at iba pa mga manuskrito na hindi naman siya marunong magbasa. Hindi naman ito sa nagsasabi na naman tayo ng totoo. Talagang hindi naman talaga marunong magbasa kasi nakita ko kahit yung transliterated na Greek, mali-mali ang kanyang pagbasa. So hindi ko nakita, at ito sigurado ako na isa ito sa mga dahilan kung bakit lumaya si Sister Daisy diyan sa samahan na yan. Kasi nga yung sabi nila na marunong si Brother Ellie sa scripture, eh kasi yung ang pinagbabantayan nila yung pag-memorize ng mga talata eh. Pero bakit hindi siya nabigyan ng karunungan na maunawaan niya yung original text? Ayun, balikan natin ha. Alam po natin yung textual criticism, itong subjects na ipinakita namin sa screen na merong Old Testament and New Testament textual criticism, meron pong dalawang reason, dalawang dahilan kung bakit kailangan ang textual criticism. Una, wala na po tayong original manuscripts or tinatawag na natin na autograph, yung uo ng mga writers nung unang panahon talaga. Kung meron pa tayong autograph or original manuscripts, hindi na natin kailangan ng textual criticism. Pangalawang reason, merong mga textual variants sa mga manuskrito. Merong pagkakaiba, kaya kailangan ang textual criticism para malaman kung aling sa mga teksto o sa manuskrito doon sa iba't ibang parte ang susundin at saan doon ang pinakatama. At hindi po yun madali. Ha? Hindi mo mapi-perform ang textual criticism kung hindi mo alam kung paano basahin o maunawaan yung nasabing ang nakasulat sa manuscript. Kung wala kaming pakialam sa ibang mga manuscripts or ibang lingwahe, kagaya ng sinasabi ni Brother Ellie na sinabi niya yung pakialam na natin ay Latin, walang textual criticism na subject sa Roma. Ayan. So, sana, bago nagsalita, nag-research muna. Ayan, anong masasabi mo? The Vulgate, yung Latin na sinasabi natin, was officially recognized as the Church's standard. Mm-hmm. No? Standard translation for centuries, and it was used for liturgical readings, theological study in the transmission of scripture. No? Uh-huh. It becomes the standard, but it does not say, hindi natin sinabi, na it is the only source. Ayan. No? Na it is the only source. It's not the only source. The Vulgate was never presented as the only source of scripture. The church recognized the existence of other manuscripts and translations, and it encouraged the study and comparison of different texts. Ayan. Maliban dyan ito, siguro kung nakita ito ni L. Soriano nung nabubuhay pa siya, itong New American Bible Revised Edition, hindi sana ito nagsalita na wala tayong pakialam sa other languages eh. Itong New American Bible Revised Edition, alam po ba natin kung ano ang impormasyon tungkol sa translation na ito? Ito po ha, makikita po natin ito dito sa unahan. No? Translated from the original languages with critical use of all the ancient sources. So, ibig sabihin, iba't ibang languages ang ginamit dito. Ginamitan ito ng Dead Sea Scrolls, Masoretic Text, Septuagint, at iba pang mga languages na ginagamit sa textual criticism. Kasi pag nag-perform ka ng textual criticism, halimbawa sa Old Testament, no, gagamitin doon ang Dead Sea Scrolls, Masoretic Text, Septuagint, Vulgate, Sir Old Syriac, Samaritan Pentateuch. Ano 'yon, magkakaroon ng titingnan lahat ng sources na 'yon eh para maka-perform ka ng textual criticism. Madali lang magsalita ng textual criticism pero i-perform mo. At ang tawag doon, lower criticism pa 'yon ha. Sa ibang term pag tinawagin ng mga scholars yung textual criticism, 'yon ay lower criticism. Meron pa tayong tinatawag na higher criticism. Ayan, mas mabigat-bigat pa 'yon. Ayan. So mali. Dito pa lang sa limang ito, makikita na natin na nasagot na yung tanong ni Sister Thelma Rosales kung meron niya bang pagkakamali sa turo
mayroon bang mga pagkakamali sa itinuturo ni Brother Elias Soriano. Maliban dyan, alam na alam ito ng marami sa mga kababayan natin, mga Katoliko, na bago pa na mayapa si Brother Elias Soriano, ay inamin niya na mali ang kanyang pagkaunawa doon sa Revelation chapter 13 verses 16 to 18 na yung 666 doon na tumutukoy sa Mark of the Beast ay tumutukoy sa Santo Papa. Inamin niya nang kamali siya. Ito po ay papaalala natin na merong sinabi si Brother Eli, no, sa kanyang mga nakikinig, na kapag meron kayong narinig na isang turo na mali, lumayas na sa samahan. Ayan ha. Maliban doon sa 666 na nagkamali siya sa Revelation chapter 13 verses 16 to 18, dito po sa lima pa lang na ipinakita namin ni Seminarian Edwin Cernal, dapat po ito ay magbigay na nasa atin ng sapat na kaalaman or maano tayo, mag-isip na tayo kung tayo pa ay mananatili sa kanyang grupo. Hindi, ito po ay hindi po pang-aatake, ito po ay pagmamalasakit sa mga kababayan natin dyan, kasi si Sister Daisy noon very sarcastic ito na nakikipag-talakayan sa akin doon sa Messenger, no? Masakit ito magsalita dati sa akin eh. Pero doon sa patuloy na pananalangin at tiyaga ng kanyang husband na si Brother Mike Alcala, sa awa ng Diyos ay napag-isip-isip ni Sister Daisy Alcala na mali ang mga itinuturo ni Brother Eli Soriano. So sana ganun din ang mangyari doon sa mga tagasunod ni Brother Elias Soriano na madalas inaatake noon ang Catholic Church at bilib na bilib sa kanilang mga ngaral. I hope na dumating ang time na magkasama tayo sa isang flock. Ayan po ha. So bago pa kami magtapos, papanood po namin sa inyo ang testimony ni Sister Daisy Alcala po. Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kailang sis DJ nung dating nasa ADD pa. Ngayon ay masayang naglilingkod sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. This video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli nung buhay pa siya na Catholic apologist na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So, paano ko ba nakilala si Brother Eli? Through his program, Itanong Mo Kay Soriano, before going to Canada. And dun din po ako naanib. Hangang-hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. Fast forward, bumalik ako ng Pilipinas dahil sa kagusto ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologist na sumulat na before ng hamon kay Brother Eli na may basbas ng Archbishop. That was year 2014. Nabanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne, kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Eli about King James Version. Para maliwanagan ang lahat, so kinonta ko si Brother Eli noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng Pope. At pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Nakipag-coordinate ako kay Brad Don noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdedebate. So, in short, ang gusto nila, Pope versus Brad Eli. So, pinaikot-ikot nila ako. Ang tagal ng response, paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Sinabi pa ni Brother Eli na bayaran daw si Brother Dwayne, kaya siguro ayaw makipagdebate. Hanggang walang nangyaring debate, mga around 2015 yun, meron akong, actually meron kaming usap ni Brother Eli noon, pero yung text ko na lang, no, meron akong
text nun kay Brother Eli. Papakita ko dito. So, since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, eh, nung nakipag-usap ako kay Brother Eli na, yun nga, makipag-debate si Brother Dwayne sa kanya, 2015, that was 1 year gap. So, ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi nahalata ako talaga ng pinaikot-ikot nila ako. Pero, syempre, in denial pa rin ako, nainisip ko na baka nga bayaran si Brother Dwayne, kaya ayaw makipag-debate. Pero naisip ko rin kung bayaran, eh ano naman, diba? Kasi wala naman din sigurong rason kung bakit hindi makikipag-debate. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinungaling. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin at may humarap na manggagawa sa kanya, pero sa totoo lang, wala na akong interest noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at naghanap ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia ng ADD. Nung nag-research ako, nahalata ako na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Yung itanong mo kay Soriano, kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Kinross reference ko ito, yung video at saka yung CD. May mga napansin akong discrepancy sa mga sagot niya. Yung compilation nito, hindi isang taon lang, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Eli doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa kasi sa turo niya, na kapag ang isang mangangaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali, o may binago, sasabihin, darating sa pagkaunawa. Sa CD, may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. Yung CD, around 2005-2007 yata na-compile or I don't know, na nung pinakinggan ko yun, 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Hesukristo. Doon na nag-umpisa na nabinuksan ko yung isip ko na mag-aral ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin, nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, sa Catholic na ako dumadalo, may paulit-ulit na nag-hack ng account ko at ng husband ko from Brazil. So, kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin dyan sa ADD ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo, mag-aral din kayo. Naiintindihan ko na mahirap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Ini-instill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag-aral kayo. Na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman ang ayaw maligtas? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. Salamat. Okay. At yan po ang mensahe or yan po ang testimony na ibinigay ng ating kapatid na si Sister Daisy Alcala, na dati pong bilib na bilib
sa kanilang tagapagturo na si Brother Elias Soriano. At sa awa ng Diyos, kasama na po natin siyang naglilingkod at nagtatanggol sa Catholic Church. At bago po tayo magtapos sa Seminarian Sernal, ano po ang inyong panghuling mensahe sa mga nanonood sa atin sa gabing ito? Sa mga tagapakinig ng programang ito, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Hopefully, may mga napulo tayo sa programang ito. And ang palaging nare-remind sa atin ni Brother Dwayne na mag-aral po tayo ng ating pananampalataya para hindi po tayo maligaw ng daan. Ayan. Okay po. So, hihilingin po natin na isama po ninyo sa inyong prayers si Seminarian Edwin Sernal na maging isa sa maging magaling, hindi lamang magaling, kundi maging mabuting ihimplo na pare ng ating simbahan. Na someday, maging pare siya, patutunayan ni Seminarian Edwin Sernal na hindi totoo yung sinasabi ng iba na yung mga pare natin ay walang alam tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, at pwede po siyang sumagot sa mga tanong, no, dahil sabi ng iba daw yung isa sa mga akusasyon sa atin ng iba na yung mga clergy daw natin sa simbahan ay hindi daw sumasagot sa mga tanong ng mga nagtatanong sa atin, at yan ay maliwanag naman na hindi totoo, kasi ngayon si Father Darwin Gitgano, si Father Fran Villegas, si Father Abby Arganiosa, at saka yung iba pang mga pari natin ay sumasagot sa mga katanungan ng mga nagtatanong, hindi lamang sa mga kapatid natin ng mga Katoliko, kundi maging sa ibang sekta na nais na magtanong. Pero uulitin ko, doon sa mga kapatid nating mga Katoliko, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga doubts, meron kayong hindi maintindihan, meron kayong mga nabasa sa Biblia na hindi ninyo maunawaan, huwag kayong pupunta doon sa ibang grupo o ibang sekta. Magtanong kayo sa ating simbahan, sa mga pari o hindi man sa mga kung hindi available yung mga clergy natin, yung mga Catholic priest natin, punta kayo sa mga kapwa ninyo Katoliko na merong kakayahan na sumagot o mapaliwanag doon sa inyong mga katanungan. Okay, so ngayon po, ipapanood natin sa inyo yung testimony ng isang batang apologist, si Sister Lauren Joy Arcillo, sa kanyang journey po sa pagiging Katoliko, na para sa kanya na realize niya na yung pagpunta pala ng church every Sunday at pananalangin araw-araw ay hindi pala enough. So kailangan talaga alamin ang ating pananampalataya. At very inspiring po ang kanyang testimony na ito, at dapat ating pakinggan. At sa lahat po, magandang gabi po sa lahat. Good night. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Maayong gabi sa tanan, brothers and sisters in Christ. So una sa tanan, nagapasalamat kid ako sa sini naman nga kahigayunan nga ginhatag sa akon nga makapanugid kag makatestify. I-share ko sa inyo kung ano ang akon mga pagpatisadto bilang isa ka Katoliko, mga misconception kag mga realization ko man, kag i-share ko man kung paano nga hindi madalas ang iban nga pagtuluhan, kag kung paano ako nabuligan sang pagbasa sang Biblia kag pagtuon man sang Catholic faith. So I'm a former nominal Catholic. So 2 years ago gid lang ako nangin isa ka striving practicing Catholic, kag before sina kisa lang ako magsimba, kung kisa lang magpangamuyo. May mga times man gani nga wala na gid gapangamuyo. Wala ako sang interes sa pagsimba, labi na gid sa akon nga ginatuuhan. Kag matawag ko ang akon kaugalingon na atheist in practice. Nagapati ako nga may Dios, apang nagakabuhi ako nga dawala lang sang Dios nga naga-exist. Pag-abi ko, okay lang amo na ang akon nga way of living as a Catholic Christian. Then may panghunahuna ako nga okay lang nga hindi magsimba, at least may ginakilala man ko yang nga Dios. So actually, damo gid ko may nabatian nga amo ni, especially sa mga millennials.
So, hindi lang sa mga pamatanon, kundi pati man sa mga elders, kag amunino ang masubo ng mga misconception, kag mostly hindi nagkakabastahan ako sa social media, kag kumbaga daw ka funny, kay syempre ako mismo guilty sa amuna ng mga misconception. Kag sang nag-start ako simba, kag nag-start man pray song rosary. So, abi ko, okay lang na amuna ang akon nga way of living man o bilang isa ka Katoliko. So, hasta nga na-involve man ako sa syncretism nga ginatawag. Kumbaga, ginamix ko na ang akon nga mga ginatuuhan, mga practice, teaching, kag belief system. Nagapati ako sa mga lucky charms, mga horoscope. So, ginalanta ko pa na kung anong akon kapalaran before. So, siguro as part sang ginatawag man nila nga uso o kung trend. Amo na, nga kag aside sina nagapati man kami before sa mga manugluya kag iban pagid nung mga occult practices kag abi ko okay nga amo nang pagpati kay nagtatak man sa una huna ko kag sa akon man gakabatian nga okay lang man kuno nga magpati sa amo na kay wala man kuno sang may madula though nagasimba man ako kag nagapangamuyo still na involved gihapon ako sa amo na nga mga practices nga later on nahibaluan ko man nga sala gali nga pagpati kag hindi man pagpanudlo kag ginadumilian gid galiina na sang aton nga simbahan kag dira no gasimba man ako matuod still na involve ako gihapon sa amon nga mga practices kag na-realize ko nga sa akon nga pagsimba kag pagpangamuyo nagakinhanglan gid gali sang pagtuon para malikawan ko ang amon nga mga pagpati. So isa pa gid ka realization ko man nga nagakinhanglan man nga tunan gid sang maidid ang butang sa sulod sang simbahan. Kay dira no ang katisismo nato nagahambal nga hindi naton masimba kag mahigugma ang Ginoo kung wala naton ini makilala. Kag yes no matuod gid ini kag personal kong experience. So hindi enough ang akon nga pagsimba tungod kay wala ako sang may nahibaluan or wala or hindi madalom ang akon nga kinaalam na hanungod sa importansya sang pagsimba. Kag nagahambal ang iban nga boring kuno ang mass kung i-compare sa mga praise and worship sang iban nga pagtuluuhan. Kag amo man ini ang akon nga pananaw kag nabatyagan before nga every time nga mag-attend ko mass baga wala ko ginapasulod sa akon nga huna kag tagipusoon ang homily ni Father nang kapamati tuod pero ginapalapos nang sa pihak nga dulungan. Pero nagsala gid ako sa amuna nga pananaw. Kag actually, kung kabalo lang gali kita nga mag-explore about sa Catholicism, so hindi gid kita makahambal nga boring ang aton nga simbahan. Kag amuna ang na-realize ko nga madamo gali isang mga organization, mga Catholic community or charismatic community nga under sa simbahan. Mayara ano nga mga prayer meeting, mga praise and worship in a Catholic way. Kag amo na ang ako natukiban samtang ginapadalom ko pagid ang ako nga pag-explore sa Catholicism. Pero balik kita sa misa, no? Hindi gid ako magpati nga hindi naton ma-appreciate ang misa once nga mahibaluan na naton kung ano ang yara dira. Kag i-share ko man sa inyo ako ang akon nga experience during the exposition and benediction of the Blessed Sacrament. So some time nga nakasimba ako sa Iloilo after sang mass, may exposition and benediction of the Blessed Sacrament. So since wala ako idea kung about sa ano ang Blessed Sacrament nga ato, kung ano ang yara dira, kung anong importansya sina, then daw ka strange para sa akon since nga first time ko maka-attend mass nga may benediction kag exposition of the Blessed Sacrament. So, ga-observe ako sa palibot nakon. So, sa nakita ko, may mga nagahinibi, nakita ko nga full of emotion ang mga tao sa palibot ko. Kag ako, husto lang nga magpungko. So, na-curious ako nga agahinibi ang iban sa mga tao sa palibot ko samtang ginapalibot ni Father ang Blessed Sacrament. Then, sa second time naman nga pag-attend nakon, so since nagtatakgid sa akon ang na-observe ko sa una, so gusto ko man nga ma-feel ang nabatsyagan sa itong mga tao. So nag-focus ako kag nagpamati sa humili ni Father, kag dito ko nahibaluan nga sa sacrament
sa amatugali nga sacrament, so present dili ang body, blood, soul, and divinity of Jesus. Then samtang ginapalibot ni Father ang Blessed Sacrament, so sa akon nga panghuna-huna, dira nagapangamuyo ako nga ma-feel ko man ang na-feel sa itong mga tao sa palibot ko. Kag mabatsyagan ko, kag gusto ko man nga mabatsyagan ang presence ni Lord kaangay sa itong mga tao, kung ano ba lang feeling nga maghibi. Then dito nga time, tungod sa focus ko kag pagpamati, kag sinseridad man nga labuto ng presensya sang Dios, so dito ko nabatyagan nga nagatulo lang ang akong luha, nga wala ko na mulalungan, hasta nga gahibi na ko. So hindi tungod sa kasubo, kundi sa kalipay, tungod feeling ko that time, kaupod ko lang ang Dios, kag feeling ko daw ginakuryente ang akong mga kamot, samtang ginabayaw ang akong mga kamot. Kag first time ko makabatyag sang amo sa to, then sa sina nga sitwasyon, na-realize ko ang kaimportante nga may kaalam o kung ihibalo kita about sa balaan nga mga butang sa sulod sang aton nga simbahan. Kag i-share ko man sa inyo nga nag-abot man sa punto dati nga nag-doubt, kag confused man ako about sa Catholic faith. Tungod may isa ko kakakilala or friend from other faith nga nagpamangkot sa akon nga may mga ribulto daw kami or ang mga Katoliko, kay nasulat man ko na sa Exodus chapter 20 verse 4 na hindi ka maghimo para sa imo kaugalingon sang isa ka Dios-Dios o kung isa kalarawan sang bisan ano sa langit o kung sa duta. Then may supporting verses pa siya nga ginahambal nga Psalm chapter 115 verse 4-8 kag Deuteronomy chapter 5 verse 8-9. Kag since wala ako sang may nahibaluan about my Catholic faith, so dira nagtubo sa ako nuna-una nga matuod nga nasulat gid man gali nga bawal maghimo sang larawan sang bisan ano nga tinuga. Ti nga kami nga mga Katoliko may mga ribulto kag images kami. Kag dira na nag-start nga gina-question ko na ang akon nga faith, hasta nga gaaway ng akon paminsaron sa kadamo nga ginapamangkot sa akon nga wala man ako may isabat. No, isa pa gid sa mga ginapamangkot nila about sa rosary kay Mama Mary, Sign of the Cross, kag madamo pa. Kagamo na ang rason kun nga siguro sa kakulangan ko man sa pagtuon, dira nagtubo ang confusion kag doubt sa akon. Tapos that time ginapaminsor ko man nga once nga maghalin ako sa pagkakatoliko, so paano naman ang akon ginikanan kag mga lolo kag lola kay amo ini ang nakadak-an namon nga religion. So tapos napaminsor ko man nga kanabaw sang rason sang pagkakatoliko ko kung amo ni ang akon nga patihan or amo lang ni nga rason tungod lang kay nakadak-an sang akon ginikanan. So until such time inang friend ko from other faith, so gin-invite ako nga gin-invite ako sa isa ka online debate about religion, isa ka community sa Facebook. Kag didto nagabasa ako sa mga posts kag mga exchange of ideas from the different faith. Kag may mga comments didto nga nakakuha sang akon attention. Kumbaga na nami anako sa iyang approach kag contents sang iyang comment. So isa siya ka siguro CFD. Kag didto nag-start ako hambal sa akon kaugalingon nga why not abi nga tun-an ko danay ang Catholic faith. Then didto na nag-start nga naglantaw kag basa ako sa mga online contents about Catholic faith. So siguro kung wala ato ang friend ko nga nagpamangkot sa akon kag-accuse sang sala about sa Catholic faith, so wala man siguro nagtubo sa akon nahuna nga ginahanglan gid gali nga magtuon about sa Catholic faith. Kag ginatake ko ato nga situation as a blessings in disguise man tungod kay amo atong naging opportunity nga or nagbukas man sa akon para kilalahon ko pagid ang akon nga pagtuluohan. Hasta nga nasabat na tanan nga mga pamangkutanon ko about sa akon nga Catholic faith, no, paagi man sa pagbasa sang Biblia, pagpamangkot sa mga nagakadapat nga pamangkutan, kag may guidance man of course sa magisterium or official teaching sang simbahan, kag pag-updan man sa pagtuon sang katisismo sang simbahan. Kag dira mga realization ko sa amon nga sitwasyon nga kun wala kita kabalo sa aton ginatuuhan,
So madali gid kita magpati sa kun ano na lang nga ginatudlo sang iban. Nga mostly gani nga ano nila is out ang ila is out of context ang ilang nga pag-interpretar sa mga passage. Pero amo na no sa siningati ni on gina siguro ang mambal ko lang nga hindi na naton paghulaton nga questionan pa kita or mag-abot sa tion nga i-question ta nila tapos wala kita sang may nahibaluan kag amo pa lang ang pagtuon naton. So ang pinakadako nga bulig sa nag-start na ko toon, amo nga nangin at peace, confident kag nangin kontento na ako sa akon nga pagtuluuhan, tungod paagi sa akon nga pagtuon kag pagpamangkot sa mga tawo nga may kaalam or knowledgeable about the Catholic faith. So dira ako napalig-on ang akon nga pagtuo bilang isa ka Katoliko. Kag paagi man sa akon pagtuon, so siguro dira mahambal ko nga may dako gid nga healing in my spiritual aspect. Ang nataboy na sa akon, sang nag-start na ako basa sa Bible, na nakaangot man sa magisterium sa simbahan, kag sa exegesis nga pamaagi sa pag-interpretar. Kag no, ang, amo na ang paggamit sa Bible, si insakto nga pamaagi. Kag mahambal ko nga, I have my big respect, and I started to value the sacred things inside the church, the mass, the person, the priest, inside the church, nalabi sa tanan, nga nahigugma ko na labaw sa tanan ang Dios. Kag ang tanan ko nga mga misconception, kag sala nga perspective, nga wala man nakaangot sa simbahan or sa aton nga pagtuluuhan, so ina tanan na bag-o gid, bangod no sang pag tuon man, kag mga pag hatag man no sang effort, sang time, para nga makatukiban kung ano pagid ang wala nato na ako nahibaluan about sa Catholic faith. So mo ina no nga importante, gid kaayo ang magtuon kay tungod paagi sini, mapabakod o kon mapasanyog, mapaligon pagid naton ang aton pagpalapit sa Dios. Sa subong, padayon gihapon ako nga nagatuon, kag nagapasalamat gid ako sa mga Catholic apologists, sa mga catechist, mga kaparian, mga Catholic faith defender, kag sa mga tao nga nagatuon gid, kag nagatinguha nga mabuligan kami nga mga Katoliko, nga kulang sang ihibalo, agud ma-appreciate, kag malove manamon ang Catholic faith. Kag nag-agi man ako bilang isa ka nominal Catholic sadto, kag nagapatigid ako nga ang mga nominal Catholic subong, mag-aabot gid ang adlaw nga magatubo kag mangin mature man sila in spiritual aspect, kag mangin isa man ka-practicing Catholic. Kung pag-aupdan man no sang pag-evangelize, paghatag sang talk, ka-guidance, sang simbahan, kag sang mga tao, nga may kaalam kag ihibalo nahanungod sa pagtuluuhan bilang isa Katoliko. Kag of course pati man sa paghatag man naton nga mga tawo sang aton man nga atensyon sa pagpamati, pag-explore sa kung ano ang wala pa naton mahibaluan about sa simbahan kag sa Catholic faith. Kag labi sa tanan pag-aupdan no sang pagsimba, pagpangamuyo, pagpangayo sang grasya sa Dios nga mabuligan kita nga mabuksan sa kamatuoran. Sa aton ni kasarang no magtuon gid kita agud nga kung may magpamangkot sa aton may isabat kita. Kay sa aton katisismo dira nagasiling nga indi naton masimba ang Dios nga wala naton makilala, kag indi naton mahigugma ang wala naton makilala. So dapat kilalahon naton siya kag ang aton kinakilala, dapat apina naton. Kag may share ako nga isa ka Catholic ka quotes halin kay Father John Hardon, so humble niya, "Our duty as Catholic is to know the truth, to live the truth, to defend the truth, to share the truth with others, and to suffer for the truth." And in 1 Timothy chapter 3 verse 15, "Church is the pillar and foundation of truth." And in John chapter 14 verse 6, "Jesus is the way, the truth, and the life. And our church is the body of Christ, and the Christ is the head of the church." Kag sa Colossians chapter 1 verse 18, dira ginahambal nga siya or si Kristo ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya ang ginhalinan sang kabuhi sini nga lawas. So there is fullness of truth in the church. So we cannot separate Christ from the church or head from the body. So once nga ma-separate,
mapatay gid ini. So, know, live, defend, and share the Catholic faith. Because the teaching of the Church lead us to true freedom and joy because they are God's revealed truth. So, madamo gid nga salamat. Kag kabay pa nga sa gihapon, ang paghidait, kaninong katawhayan kag pagpakamaayos ang Dios manginyara gid sa aton tanan.